ako, ang wish ko ay magkaroon ng laruan na robot. Na robot. Yung parang malaki. Malaki. Malaki siya. Yung ganun lang kalaki. Tapos, bakal. Yung ano po ay simbang gabi po, yung pinakalas na po, nagsimba po kami. Po ay pag-uwi po namin ay kumain po kami. Po ay pinabukasan po ay namasko na po kami. Po namin kamag-anak kasi po meron po namatay na lola. Ano po, lola ko po. Anak, ano po kami doon, doon muna po namin na kasi po, pinabantay po namin yung lola ko. Tapos doon po rin po kami na masko. Doon po kami makain din po. Tapos po, ano po, dinalaw na po mga magulang namin. Saka po, ano po, namasko po kami sa bahay. Bahay po, paalam po. Tapos po, binigyan ako ni Tito doon ng 100. Pagkatapos, may paputo. Malakas. Tapos, kumain kami. Magkaroon po ako ng mga gamit pang eskwela. Thank you.
pang ano lang siya, kompleto ang pamilya. Kasi pag... Silam. Iiyak ko ko, sir. Kasi pag hindi po sila kompleto, pangit po ang ano ng pamilya. Wala pong halaga ang Pasko. Kahit wala po kayong pagkain, kahit hindi sagana sa pera, basta sama-sama ko lang ang pamilya. Kasi naiyak talaga. Wish ko lang naman sa Pasko yung makasama ko, kapatid ko. Yung tatay ko. Ang atito, tita ko. Kasi ito yung magpapasko kami. Lagi kami hiwa-hiwalay. Hindi magkita-kita. Tapos yung makabinan ko, gusto ko rin sila makasama. Kasi nasa malayong lugar sila eh. Kasi hindi namin sila mapadalahan ng pera at wala nga kaming kapos din kami. Gusto ko magsama-sama sana kami na itong Pasko. Kaya kahit sa susunod na Pasko man lang. Pasko na to at matatapos na rin po itong buwan na to at papasok ang panibagong taon. Kung hindi po kayo magkaiwa-iwalay mag-anak, sama-sama po lagi kami. Tapos ang pinasalamat ko sa kanya, sa Panginoon natin, na lagi niya po kami binabantayan, hindi niya po kami pinababayaan kahit medyo kapos po kami sa buhay. At ang pangarap ko pa sana sa mga anak ko at sana pagpalain po niya, makatapos po mga bata. Kahit na pahinto-hinto sila. Kahit wala po kaming ginagapang po namin sila sa pagkatrabaho. At saka yung ang naiwasan ko sana, magkasakit po sila. Bigyan sila ng karamdaman na hindi po namin sana kakayanin. Huwag naman po sana mangyari. Dahil alam ko po lahat, pagsubok lang. Hindi po siya magbibigay ng hindi po namin kaya. Kaya sinusubukan lang po niya kami. Hindi lang po masasabi ko. Salamat po. Nung bata pa ako, yung pananaw ko sa Pasko, yung may pag nakatanggap ka ng pera, masaya ka na, pag may naroon ka, pupunta ka sa nino mo, sa nina mo. Tapos kapag may regalo ka, pwede ka na umuwi, pwede ka na matulog. Pero syempre, habang tumatanda ako, na-realize ko na yung Pasko, hindi lang para sa akin, na para lang maglaro ako, makatanggap ng regalo, makahingi ng pera. Pero para din, ma-celebrate natin yung birthday ni Jesus. Tsaka, sabi nga ni Pipito, sa kanta niya yung ginawa, hindi naman kailangan na manalo ka sa loto, tsaka marami kang pera sa bangko. Kung wala kang pera, di gumawa ka ng paraan para mapasaya yung mga taong nasa paligid mo. Gumawa ka ng paraan kung paano mo may share yung kukunting meron ka. Tsaka, yung diwa ng Pasko, hindi naman sa padamihan ng regalo, padamihan ng pera. Siyempre, nasa sayo kung paano mo i-share yung Pasko tsaka ipaparamdam sa iba na mas nakakahirap sa buhay, ganun, na walang pera. Kung paano mo ipaparamdam sa kanila na kahit gano'n sila kahirap, may Pasko. Caritas Week, isa sa pinakamasayang activity na naranasan ko ngayong taon na to. Wala kang gano'ng ginamit na pera,
wala kang ginugol na oras para mag-practice ng kung ano-anong bagay. Pero sa huli, alam ko sa sarili ko na marami kaming nagawa at marami kaming maiiwan sa mga taong naging bahagi ng mga activity na ginawa namin dito sa Caritas Week. Siguro, masasabi ko na napakasaya nito, una, dahil nakatulong kami na wala kaming iniintay na kahit anong kapalit mula sa mga taong tinulungan namin. At pangalawa, dito ko naramdaman ang tunay na halaga at ibig sabihin ng Kapaskuhan at ng pagbibigayan. Ang Kapaskuhan hindi lamang pagbibigayan para sa akin. Ito yung nangangahulugan ng tao ay dapat magkaroon ng kanilang mga disposisyon sa buhay. Pinapakita nila dito ang kanilang pag-ugali at kanilang inabahagi ang kanilang mga gustuhin sa buhay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang Pasko dito sa Pilipinas ay kaiba. Pinagdiriwang ito ng napakahabang panahon. Ngunit, ang mga Pilipino ay lukhang manitingin. Sa kahit anong mga bagay na kanilang pinagdadaanan, sila ay lukhang matapang at lumulusob sa anumang laban. Kaya ang para sa akin, ang Pasko po ay isang bagay na hindi natin mayari sa kahit anong pasyon. Ito ay nangangulugan ng pag-aarisa, pagdiriwang ng kasiyahan, at pagbibigay ng nanginig sa bawat isa.